Ito muli si John ng Rasko TV. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-like ka na, mag-comment ka na, mag-share ka na at i-hit mo yung bell notification para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Kung isa ka sa mga taong may hinahawakan, meron kang team na gustong buuhin, or isa kang entrepreneur, business owner, or parte ka ng sales team, nasa tamang video ka. Dahil ituturo ko or i-share ko kung paano magbuo ng isang powerful team. Kung ang goal mo para bumuo ng team ay para lang may matapakan na iba, para lang maging sikat ka, or para lang sa pera, naku, medyo magkakaproblema tayo dyan. Dahil sabi sa 1 Corinthians 10:31, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." Habang nag-grow ka dyan sa karir na kinatatayuan mo ngayon, napapansin mo na parang hindi ko na kaya ito na ako lang mag-isa. Kung noon, parang kayang-kaya mo na sige, okay lang ito, buntot ko, hila ko, kaya ko to. Habang nag-grow ka dyan sa kinalalagyan mo, dun mo nare-realize na kailangan mo yung ibang tao para sa'yo. Ayun nga, dahil nag-evolve ka na, marami ka nang gusto ma-achieve, pero hindi mo ma-achieve yun kung mag-isa ka lang. Ngayon, doon mo na naiisip na kailangan ko bumuo ng team. Pero paano ka nga bubuo ng team? Dahil marami ngayon na nag-handle ng team, napaka-controlling nila. Kung ano lang yung gusto nila, dapat ayun ang masunod. Isa yun sa mga nagiging problema ng mga taong hawak nila. Parang nagiging batas militar lang, yung parang robot lang. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba, paano nga ba makakabuo ng tamang team, yung malupit na team, yung powerful team. Ang unang dapat taglayin ng isang leader or yung magli-lead sa team, ito yung pinaka-importante talaga. Kailangan yung team leader nyo or yung nag-handle sa inyo merong vision. Dahil kung wala yung vision, saan kayo pupunta? Maaring meron ng vision yan, yung leader nyo, yung nag-handle sa inyo, pero ang vision yan, para lang kumita ng pera, para lang yumaman, para lang masabing astig siya, problema yan, malaking problema yan. Kasi kung ano yung vision ng leader nyo, dalawa lang yan eh. Makukuha nyo or aalis kayo. Kaya kailangan mo magkaroon ng vision, yung vision na malaman. Hindi yung vision na puro material lang. Isipin mo kung ano yung makakabuti rin sa ibang tao, makakabuti sa inyo, para sa hinaharap, mas marami kayong ma-inspire, mas marami kayong matulungan na tao, hindi lang sarili nyo. Dahil importante ang vision sa isang leader. Dahil kung walang vision ang leader nyo, walang malaman na vision ang leader nyo, paano mo mamomotivate yung mga tao mo? Paano mo mai-inspire yan? Na maging ganun din sa ibang tao. As a leader, dapat araw-araw mo sabihin sa kanila yung vision mo. Yung clear vision na meron ka. Although minsan nagkakaroon ka ng pagdududa na kaya ba naming ma-hit to? Kaya bang ma-produce to? Huwag mo ipalata sa kanila. Ipakita mo sa kanila na kayang-kaya nyo. Dahil ikaw ang leader nila, ikaw ang susundan nila. Dahil kapag everyday mo sila sinasabihan yung vision yan, always mo silang nire-remind kung ano yung vision na meron kayo, makukuha nila yung energy, matatransfer mo sa kanila yung energy. Nang sa ganun, sila maging ganun din. Bibigyan mo sila ng goal, bibigyan mo sila na ito dapat natin gawin, ito lalagpasan natin to. Okay, panghinaan ng loob dito, meron ka mang weakness, gamitin mo yung strength mo na mag-excel ka, mag-stand out ka kaysa sa iba. Tuturuan mo silang maging malupit at tuturuan mo silang hindi maging takot. Pangalawang kailangan mong taglayin, yung mission. Dapat meron tayong mission. Okay, may vision ka na eh, meron ka ng big picture eh. Ngayon, papasok na dito yung mission. Para saan ba itong ginagawa natin? Para kanino ba itong ginagawa natin? Kung ang sagot dyan, para sa sarili mo lang, para sa akin lang, para astig ako, para cool, walang impact yun. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung yung vision mo ay para lang sa pangsarili mong intention, ganun din rin sa mission mo, na para lang magkaroon ng bagong sasakyan. Ang mission ko kasi dito para maging pinakasikat na tao sa balat ng mundo, di ba? Ano yung klaseng mission mo na yun? Para lang sa sarili mo. Diba? Pero kung yung ang mission mo, mas higit pa sa kikitaan mo, higit pa sa popularidad na makukuha mo, yun, may kalalagyan ka. Ayun yung beyond dun sa pangsarili mo lang na desire. Okay, meron ka ng vision, meron ka na rin mission. Ang pangatlo,
yung culture. As a leader, as a business owner, entrepreneur, ano yung gusto mo targetin? Ano yung gusto mong mangyari? Paano mo ma-attract yung mga tao na, uy, ito, sige, mag-join nga ako dito. Ito kasi yung ano niyan, ito yung goal niyan eh. At yung culture nila dito, talagang ano, maging number one. Hindi lang pwede na. Dapat yung masigit pa sa number one. Kung merong ganun, di ba? At hindi lang yung culture na para lang sa sarili mo. Hindi mo napapakinggan yung opinion ng mga tao sa paligid mo. Dapat magkaroon tayo ng culture na a-accept natin yung opinion ng iba. Maaring ito, sige, nagkakaroon tayo ng ano, ng argument or nagkakaroon tayo ng bangga ng idea. Pero after nun, okay na. Nagpalitan na kayo ng knowledge, nagpalitan na kayo ng opinion. Pero nakatulong yun para ma-improve nyo yung dapat nyong i-improve pa sa pamamagitan nun. Eh, kung wala kayong ano, wala kayong palitan ng ano, ng criticism, wala kayong palitan ng mga pagpuna, ay dapat ganito, dapat ganyan. Kasi natatakot sa inyo yung ano, yung mga tao nyo. As a leader, gusto mo hawak mo lang sila, itong gusto kong gawin, wala akong pake sa opinion nyo. Wala yun, cross out ka dun. Paano magiging malupit yung team nyo pa? Kung hindi nyo tinatanggap ang pagkakamali ng bawat isa, hindi kayo nagpapatalasan. Nga, iron sharpens iron. Magpapatalasan kayo. Ayun yung isa sa mga culture na once na meron kayong ganun, ma-attract yung mga highly motivated na tao na mag-join sa team mo. Dahil nakikita nila, okay yung vision nito. Okay yung mission nito at yung culture nila doon, wow, ito palang gusto nila. Hindi lang average, yung masigit pa sa number one ang gusto makuha ng team na to. Kaya importante rin, as a leader, kailangan mo malaman kung ano yung personal goal ng mga tao sa paligid mo, yung mga hawak mong tao, yung mga ka-team mo. Dahil kung yung personal goal nila, puro material lang at napakababaw, naku, mag-isip-isip ka na. Medyo sasablay ka doon, medyo parang kaano to ah. Duty mo na yun ngayon kung paano mo sila papatalasin, kung paano mo sila bibigyan ng inspiration, motivation na mas maging higit pa dun sa goal nila na yun, sa personal goal nila na yun. Dahil katungkulan mo yun as a leader, na i-lead sila. Kaya nga leader, ikaw magli-lead. Dahil napakagandang marinig mula sa kanila kapag tinanong mo yung tao mo, ano yung personal goal mo? Tapos nagtugma dun sa personal goal mo rin para sa team. Naku, napakalupit niyan, napakatindi niyan. Napaka powerful niyan doon mag-aalab yung moral, yung motivation, yung panggigigil, di ba? Kasi okay, align kami nito. Okay, tara, let's work together. Di ba? Dahil kapag iba yung goal, iba yung personal goal or team goal, doon sa may taong yan, gusto lang nito magpapetik-petik siya or gawin niya lang kung anong gusto niyang gawin. Hindi siya align doon sa goal ng team. Nako, sipain mo na yan. Hindi yan para dyan sa team mo. Dahil, ayun nga eh, pag meron isang prutas, ilagay mo dyan sa yung bulok na prutas, bulok na kamatis, ihalo mo dyan sa mga hindi bulok. Nako, mag-aalo-halo na yan. Kaya kailangan mong segregate yan, ihiwalay. Diba? Paano mo nga ma-attract yung mga malulupit na tao na mag-join sa'yo kung ikaw mismo as a leader, bulok ka na rin. Diba? Hindi ka dapat maging bulok. Dapat mo maging malupit kasi ma-attract mo yung mga malulupit. Dahil kung bulok ka rin na leader, ang ma-attract mo at makukuha mo mga tao is bulok rin. Diba? Ayun din yun. Maaring yung mga malulupit na leader nakakakuha ng mga bulok pala, nabubulok na rin. Diba? Meron kasing mga tao na magaling ano eh, sa simula magaling eh, parang wow, nag-stand out tong tao to, okay to ah, parang niingas kugo. Tapos pagdating ng ano, ma-observe mo na, ay wala na to, ma-observe ka ta, sipa ka na, ayun ang kailangan natin. Kaya kung meron ka natutunan dito, meron kang gustong idagdag, or meron kayong gustong i-correct, i-comment nyo lang, i-chat nyo lang dyan, or i-message nyo sa akin, i-like nyo na rin at maglagay na kayo ng heart dyan. At i-click mo yung bell notification para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat, mag-ingat kayo. God bless.